Welcome back sa aking YouTube channel mga trops. Kung bago ka pa lang, please click the subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa boxing news. So mga trops, ngayong linggo na ipa-finalize ang potensyal na laban sa pagitan ng dalawang former unified lightweight champion na sina George Cambosos Jr. at Vasily Lomachenko. Interesting ang laban na ito mga trops sa kadahilan ng parehas nilang nakalaban ang kapwa mga kampiyon sa lightweight division noon na sina former unified lightweight champion Teofimo Lopez at former undisputed lightweight champion Devin Haney. Si Teofimo ay tinalo si Loma habang natalo naman ni Cambosos si Teofimo. Parehas namang natalo ni Haney sina Cambosos at Loma, ngunit mas nagpakita ng magandang laban si Loma kumpara kay Cambosos na dalawang beses din tinalo ni Haney. Paglalabanan nila Cambosos at Loma ang bakanting IBF belt, kaya masasabi natin na malaki ang nakataya dito. Dahil kasi sa pagbakante ni Haney ng mga titulo sa lightweight division ay tatlong belt pa ang bakante sa 135 pound, ang WBA, WBO at IBF. Ang may hawak ng WBC lightweight belt ay si Shakur Stevenson, habang ang WBA regular belt naman ang hawak ng knockout artist na si Gervonta Tank Davis. Nakaabang naman ang mga top contender na sina Isaac Pitbull Cruz, William Zepeda, Frank Martin, Edwin De Los Santos at Kishon Davis. Magiging gera ang division na ito mga trops, kaya abangan natin ang mga susunod na championship fights sa division ito. Sa kabilang banda naman po ay naniniwala si Shakur Stevenson na kayang pataubin ni Lomachenko si Cambosos. Sa post ni Shakur sa kanyang social media account ay sinabi nito na hindi high level type of fighter si Cambosos. Pagtapos daw ng laban ni Loma at Cambosos kung matuloy ay dapat daw ay sila ang maglaban ni Lomachenko. Marami nga po ang nadismaya sa performance na ipinakita ni Shakur noong labanan niya ang knockout artist na si Edwin De Los Santos, habang si Loma naman ay nakatanggap ng maraming papuri dahil sa performance na ipinakita sa kabila ng pagkatalo niya kay Haney. Ganun pa man ay malaking laban pa rin ito kung sakaling maikasa. Sa huling balita ng mga trops, sa kakalabas nga lang po na rumors patungkol sa pagpapauwi sa sparring partner ni WBC heavyweight champion Tyson Fury na si former cruiserweight champion Jai Oktaya pabalik ng bansang Australia, ay may kumalat nga po na chismis na ito ay sa kadahilan ng nagawang bugbugin nito si Fury sa loob lamang ng 5 rounds sa sparring. Hindi pa alam kung anong dahilan ng pagpapaalis kay Oktaya, dahil kung tutuusin mga trops ay swak na swak ang estilo nito na sparring partner, dahil ginagaya rin nito ang estilo ng makakalaban ni Fury na si Unified Heavyweight Champion Oleksandr Usyk. Kung sakaling totoo na nakulantog itong si Fury, ay medyo magiging crucial ang recovery nito, dahil nalalapit na rin po ang laban nila para sa undisputed title sa heavyweight division na gaganapin sa February 17 sa Riyadh, Saudi Arabia. Sa ngayon ay wala pang inilalabas na impormasyon ang kampo ni Fury, kaya tignan na lamang po natin ang susunod na mga balita patungkol dito. Kung nagustuhan nyo ang balita na iyon mga trops, bigyan nyo naman ako ng isang suntok sa like button dyan. Yun lamang po at maraming salamat.